Kamusta mga ka-treasure hunter? Welcome back again sa ating channel. Nandito na naman po tayo sa ating pang-usapang imposible ngunit naging posible. So usapan pong pag-treasure hunting mga ka-treasure hunter. So bago natin umpisahan ang ating pong pag-usapang topic, tayo na naman po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. Maraming salamat po ulit sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo namang kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos at bilang suporta na rin po sa ating channel. So umpisahan po natin ang ating pong tatalakayin mga topic. Ang atin po ngayon ibabahagi mga ka-treasure hunter ay tungkol po sa mga sign na kung saan mahirap intindihin. Ito pong mga sign na ito po ay mga tuldok o mga inukit sa bato na mga bilog o mga bilog-bilog na inukit sa bato o dots. So atin po itong ibabahagi sa inyo mga ka-treasure hunter. Ito po ay galing sa Japanese code na atin pong ni-research at atin pong sinikap na ipaabot sa inyo mga ka-treasure hunter. Samahan niyo po ako at atin pong ipaliwanag upang maintindihan natin ang mga meaning ng mga dots or mga inukit sa mga bato na bilog-bilog. Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa atin pong pagbabahagi ng mga tuldok o dots na kung saan iginuhit sa bato ng hapon. So, pag-usapan po natin ng mga dots na iginuhit sa bato. So ito pong dots na ito, makikita po natin mga ka-treasure hunter ay dalawa. So kapag may nakita tayong dalawa na dots na nakaukit sa bato, ang kahulugan po niyan ay small road. So ang tinutukoy niya ay ang maliit na daanan. So maaring may makikita pa kayong mga sign doon sa maliit na daanan kung saan kanya pong tinutukoy. So tinutukoy po niya ay ang maliit na daanan, maaring yung lumang daanan ng mga sinaunang tao. So kanya pong tinutukoy ay small road mga ka-treasure hunter kapag nakakita tayo ng dalawang tuldok lamang sa bato. Susunod, so pong mga dots na ito ay may nakakita na po ng mga katiits natin sa Mindanao na kung saan ito po ay mga nakalinya, na may makita tayong nakalinyang mga butas. Ito po ay marami mga ka-TH at ang tinutukoy po ng dots na ito na nakalinya mga ka-treasure hunter ay sure deposit. So kung magtatanong po tayo kung saan ang deposito, may makikita po tayo sa paligid ng mga sign pang iba na kung saan nagsasabing dyan ang deposito. So ang meaning lang po ang ating kinukuha kung ano po ang kahulugan kapag nakakita tayo ng ganitong sign. So mahalaga po na mayroon tayong alam kung ano po ang kahulugan ng mga ganitong sign na nakalinya na butas. So tandaan po natin yan na ang ibig sabihin yan ay siguradong may nakabaong kayamanan. So sure deposit ang ibig sabihin po niyan mga ka-tits. Susunod po ay ang dots na ito na kung saan may nagpadala po sa atin ng message or picture na kung saan may nakita siyang ganito. Or maging ang iba pa natin ka-tits ay maaring nakaka-encounter na ng ganito pong klaseng dots. So ang ibig pong sabihin ng dots na ito na naka-triangle mga ka-treasure hunter ay object. So ang ibig pong sabihin ng object ay bagay. So karamihan pong object ay maaring mga bagay na bilog na katulad ng mga gemstone, diamond or ano pang klaseng mga object na kung saan tinutukoy ng naka-triangle na butas, naka-triangle na inukit sa bato na kung saan yan po ang kahulugan niya ay object. So pag sinabing object, yan po ay bagay na kung saan maaring gemstone mga ka-treasure hunter. Susunod, ito pong dalawang butas na ito mga ka-TH. So ang kahulugan po ng dalawang butas na ito na parang circle, yun kanina ay parang dots, ito naman ay pabilog na inukit sa bato. Yan po ay sinasabi niyang find another sign. Sabi niya find another sign, sabi niya. So hanapin niyo daw ang
sunod na mga marker, find another sign. So hindi pa siya kuntinto, siya pa ay naghahanap ng susunod na namang mga markers. So confirmation sign ang sabi niya. So maghanap po tayo sa paligid ng panibago na namang mga sign na kung saan nagtuturo po sa treasure. So hindi po direktang nagsasabi ng sikrito sa ilalim kapag may nakita tayong dalawang bilog na kung saan inukit po sa bato, mga katids. So kung titingnan natin, parang mata. So usually pag parang mata, baka sabihin natin ay dyan na. Hindi po, yan po ay nagsasabing find another sign, mga katids. Sunod na naman po itong nakalinya na naman na dots, mga katisyon hunter. So iba naman ang meaning nito, sapagkat ito ay 6 na dots, yung kanina ay 7 dots, 2, 4, 6, pero mas maliliit itong dots na ito kumpara sa kanina. So mas malaki yung mga dots doon kanina. Subalit ang sign na ito ay ang meaning ay position of rock in the river. So ibig sabihin, ang position daw ng bato na katulad nito ay hanapin ninyo doon sa ilog. So pag itinatak ito sa bato, ang pupuntahan ninyo ay ang ilog na kung saan may napafile ng bato na kaparehas dito sa inukit. So confirmation din. Ibig sabihin, puntahan ninyo yung ilog, sabi niya, position of rocks in the river. So nandoon sa ilog ang nakaposisyon na bato na nakaganito. So pag sinabi nga ganito, nakaposisyon, malalaking bato yan na nakalinya, nandoon ang nakatagong kayamanan. Yun po ang itinutukoy ng dots na inukit nito, na inukit niya sa bato ay tumutukoy doon sa ilog na kung saan doon daw ang nakalinya na bato na malalaki na ganitong klase, mga katids. Sunod ay next page, mga katisyon hunter. Ito pong magkasunod na bilog na pababa. So marami po tayong makikita nito. At ang ibig pong sabihin nito ay hindi pala. Ito po pala ay tag-iisang bilog. Magkamali. Sorry. So ang bilog po na ito, pareha sila pero magkaiba po ng meaning. So ang bilog na ito ay nagsasabing object. So pag nakita tayo ng bilog na isa lang, so bilog na isa lang piraso, ang ibig sabihin ay object, mga katresyon hunter. So maaring object, ano bang object na yan? Yan po ay gemstone, diamond, basta't mahalagang bagay na kung saan naibalot sa bato, inipit sa bato, or may pinaglagyan na naka-sealed na nakaipit lang sa bato, ayan po ay tinutukoy niya ay object pag bilog na nakaukit sa bato ayon sa Japanese code. Sunod, ito pong bilog naman nakaparehas din sa kanya. So ang meaning din niya ay end of sign. So ibig sabihin, yung mga ginawa nilang mga markers, maaring diyan nagtatapos, kaya sinabi niyang end of sign. Ibig sabihin, nagtapos daw yung mga sign nila and symbols, diyan nagtatapos. Yan po ang kanyang tinutukoy. So dalawa po ang meaning, object at saka end of sign. So tag-iisa lang pala, sorry, nagkamali ako kanina. Kala ko dalawa sila magkasama. So magkahiwalay pala sila. Pasensya na, tapag-drawing lang po kasi ito, mga katresyon hunter. Sunod, itong bilog na maliit. Kung makikita natin yan, may pagkakaiba, malaki po yan, ito ay maliit. So rock or tree, rich object. Ibig sabihin, rock or tree daw, kahoy or bato na nandyan ang yaman na bagay. So ibig sabihin, nandoon daw sa kahoy at saka bato ang bagay na kung saan magbibigay sa atin ng kayamanan. So ibig sabihin, yung object na tinutukoy niya ay mahal, napakamahal, rich object. Ibig sabihin, maaring diamond,
uncut diamond gemstone na kung saan mamahalin na tinutukoy po ng bilog na nakaukit sa bato. So halos lahat po ng mga bilog na inukit sa bato ay mga gemstone. So bihira lang po ang gold na sinasabi niya. So ayon po yan sa Japanese code, mga ka-treasure hunter, ha? Hindi po natin sariling opinion ito sapagkat ito po ay sinipi natin mula po sa Japanese code. At ang Japanese code ay accurate po yan sapagkat yan po ang ginagamit kapag kukuha po tayo ng license po sa TAPI. So ito pong mga markers ay legit po at hindi po ito gawa-gawa lamang natin. Sunod ay itong cross na mga dots. So itong mga cross na dots na ito, mga ka-TH, ay kung mapapansin ninyo ay pantay ang pagkagawa. So taglilima-lima, cross nga talaga, under object deposit. So ang ibig sabihin niya ay under object deposit. Ibig sabihin sa ilalim nito kung saan ito nakatatak, kung saan ito nakasulat, nasa ilalim po daw, sabi niya, under object deposit. Nasa ilalim. So hukayin po natin sa ilalim kung saan ito nakatatak. Sa sunod na naman, itong apat na dots, mga ka-treasure hunter, malalaki po ito. So apat na dots ito na circle. Ang sabi niya, ang meaning niya ay change direction. So ibig sabihin, kapag nakita kayo ng apat na butas na inukit sa bato or apat na dots, ang ibig sabihin niyan ay change direction, mga ka-treasure hunter. So yan lang po ang lahat po ng markers na kung saan galing sa Japanese code na dots po na tinutukoy niya na yun po ang mga meaning. So may karagdagan po tayong idagdag po sa ating nalalaman. Ang mga dots po na wala dito sa Japanese code na ito ay analysis po yan ng mga treasure hunters na kung saan dipindi po sa ating pag-analyze. Sapagkat ang mga gumawa po ng mga dots na ito ay mga engineer at ang iba ay astronomer po sapagkat ginaya po nila ang universe sa outer space na kung saan may makikita tayong mga bituin na nagpuporma po ng mga ganito rin na kung saan sa galaxy ay inuugnay nila yung tinatawag na linya na patriangular, square at depende po sa connection ng mga bato na kung saan nakaukit itong dots, depende sa hugis kung square, triangle yan. Yan po ay may kahulugan sa Japanese code. So, idugtong po natin yung mga nakaukit, kung pa-square, pa-triangle, pa-straight line, kung may makuha tayong angle, at hanapin natin sa Japanese code, yun po ang karagdagang analysisyon ng meaning ng pag-treasure hunting tungkol po sa mga dots na inukit sa bato. At sana po ay may napulo tayong aral sa ating pong pagbabahagi ng mga dots na ito sapagkat marami po ang nagtatanong tungkol po dito. So maraming salamat po, EKA Yusuf Yamato.